الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang magandang araw po sa inyong lahat at naway inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtitipong ito ay kanyang bigyan ng baraka at ang lahat ng nakikinig ay gantimpalaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gabay, ang kanyang rahma, awa sa atin, at hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng may sakit sa atin ay kanyang pagalingin, ang ating mga pamilya ay kanyang protektahan, biyayaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at higit sa lahat sa kabilang buhay. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Noong isang araw, nasimulan natin ang pag-aaral ng al-usul al-thalatha, yung tatlong panuntunan na siyang pinakamahalaga sa lahat bilang isang Muslim. Dahil dito tayo magsisimula sa ating kaalaman. Dito ang ating foundation na dapat nating malaman kapag tayo ay nag-aaral ng akida. Dito tayo, ibig ko sabihin, ay nagsisimula. Dito tayo dapat maging bihasa sa pag-aaral ng akida. At napag-aralan natin ang unang panuntunan. Iyon ho yung ma'rifatullah, ang kaalaman na sa Allah subhanahu wa ta'ala o yung tawhid. Mga kapatid, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ating ipapagpatuloy ang tatlong panuntunan. Pangalawa sa tatlong panuntunan ito ay ang ma'rifatul abdidina, ang pag-aaral sa kanyang relihiyon. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang hukom ng pag-aaral? Lahat ho tayo ay nakarinig ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ang pag-aaral sa Islam ay wajib sa lahat ng kamusliman. Ibig sabihin, ito ang pinakamahalagang pag-aaral, ang pag-aaral sa Islam. Dahil ito ay wajib, na ang ibig sabihin ng wajib ayon sa mga fukaha, may mga mataas na kaalaman sa antas ng Islam, ay ang bagay na dapat mong gawin sapagkat ito ay kapag ka ginawa mo, meron kang gantimpala, at kapag ka iniwan mo, sadya mong iniwan, meron kang kaakibat na parusa. So, iyan ho ibig sabihin ng wajib. Alam ho natin ang Islam ang siyang tanging relihiyon, o masasabi natin hindi relihiyon sapagkat ito ay way of life na siyang katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghangad, tumanggap, tumangkilik ng iba pang pamaraan ng kanyang pamumuhay maliban sa Islam, ay kailanman ay hindi tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya rin ay mapapabilang sa mga talunan sa araw ng paghuhukom. Ang bagay na ito ay mayroong mga nilalaman na dapat nating
unawain at dito natin malalaman at dito natin maisasagawa kung papaano natin inaaral ang ating din. Una, number one, ad-din alladhi la yaqbalu Allahu dinan sibahu wal Islam. Dapat nating malaman na wala nang tatanggapin pa na pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban ang Islam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam ay siya ang pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Arabic, al-istislamu lillahi bit-tawhid, ang pagsuko, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paniniwala sa kanyang kaisahan. Walang qiyal lahu bit-ta'a, at ang pagsunod sa kanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanyang mga pinag-uutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-uutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bara'atu minash shirki wa ahli, at ang pag-iwas sa anumang uri ng pagtatambal at sa mga taong gumagawa nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa inyong kaalaman ang Islam ay tatlong maratib o tatlong level. Kung ito ay isang pyramid, merong first level, merong second, at saka yung pinakamataas, third. Yung sa pinakababa ay tinatawag na al-Islam. Nang ibig sabihin, sinuman ang sumuko sa pamamagitan ng kanyang pagsyahada, pagbanggit ng La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ay siya ay tiyak na nakapasok sa Islam kung ito ay bukal sa kanyang kalooban. At siyempre, yung mga condition na ating mga natalakay noong mga nakarang araw. Kung ang isang tao ay nag-embrace sa Islam, yumakap sa Islam, matatawag siyang Muslim. At sa kanyang pag-embrace sa Islam, siya ngayon ay magsisimula sa pag-aaral ng Tauhid at pag-aaral ng kanyang relihiyon. So, magsisimula na siya ngayon kung paano niya maitatag sa kanyang sarili ang five pillars of Islam. Yung shahada, yung sala, aaralin niya kung ano ang mga sala, paano itinataguyod ang sala, ano ang mga oras nito, ano ang mga wajib nito, ano ang mga sunnah nito, ano ang mga nakakasira nito, at ano pa, at iba pa. Aaralin niya yung zaka. Kung siya ay mayaman, nararapat na siya ay magbigay ng zaka sapagkat ito ay wajib sa kanya. At yung mga batas nito, kung paano, sino-sino ang dapat pagbigyan nito. As-sawm, ang pag-aayuno. Ito ay nangyayari sa buwan ng Ramadan at pag-aaralin niya ang mga batas na hinggil dito. Al-hajj, ang pag-pilgrimage, pagpunta sa Baitullah al-Haram ng isang beses sa buong buhay nito. Mga kapatid, sino man ang gumawa ng mga yan, siya ay matatawag na Muslim. Sapagkat nandoon siya sa nakapasok siya sa Islam sa pamamagitan ng kanyang pagsyahada. Ngayon, ang kasunod doon ay yung iman na pumapangalawa sa mataas na antas doon sa Islam. Ibig sabihin, kapag tumatag na ang kanyang pananampalataya, ang kanyang iman, belief sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng lakas ng kanyang pananampalataya doon sa 6 articles of faith, yung paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga propeta, paniniwala sa kanyang mga revelasyon, paniniwala sa araw ng paghuhukom, paniniwala sa qadar, al-qada wal-qadar, yung destiny, kapalaran. So, kapag ito ay malakas na, naitatag na sa kanyang sarili, siya ngayon ay matatawag na mu'min. At doon sa pinakatuktok na pangatlo ay tinatawag na al-ihsan, nang siyang pinakamataas sa lahat ng uri, kumbaga sa pananampalatayang Islam. Ang mga bagay na ito ay saan natin ito natutunan?
Natutunan natin ito kay Propeta Muhammad SAW sapagkat siya ang ating guro, siya ang ating tinutularan, sa kanya natin inuunawa ang Islam. Bilang patunay, dumating sa kanya ang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Jibril at itinuturo sa kanya yung mga bagay na ito. Siya ay nag-anyong tao, umupo siya, tumabi siya sa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at itinanong ng paisa-isa ang mga bagay na ito. Itinatanong niya kung ano ang Islam, kung ano ang iman, kung ano ang isan. At then, sinasagot ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinanong niya kung ano ang Islam at sinabi sa kanya ng Rasul Sallallahu Alaihi yung five pillars of Islam. Pagkatapos, sinabi niya, sadakta, tunay nga na totoo ka sa iyong sinasabi. Tapos nagugulat ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, paano ang taong ito? Tinatanong ako, tapos sinasabi niyang tama ka. Then tinanong naman niya yung iman at sinagot niya ito yung six articles of faith, yung binanggit natin kanina. At then tinanong naman niya kung ano ang ihsan at sinabi niya na ang sambahin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na para mo siyang nakikita, subalit dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi nakikita, paalalahan mo sa iyong sarili, lagi mong iisipin na siya na Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tunay na nakakita sa lahat. And then, tumalikod ang taong yun na maputi ang pangangatawan, ang kanyang kasuotan, na hindi nakikita sa kanya mga tanda ng paglalakbay. And then, sinabi ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang mga sahaba tulad ni Umar radiyallahu anhu na yan ay si Jibril dumating sa inyo upang ituro sa inyo ang inyong din. So ito po yung pag-aaral sa din. Ibig ko sabihin, wajib sa atin na pag-aralan natin ang lahat ng ating mga binanggit kanina, ang mga five pillars of Islam, ang six articles of faith, at yung pagsasabuhay ng al-ihsan, pagiging mabuti. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana ay patuloy ang biyaya sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating pag-aaral sa Islam, pakikinig sa mga scholar. Ang pakikinig sa mga scholar ay napakahalaga, napakalakas na uri ng pag-aaral sapagkat diretso naririnig mo sa kanila ang mga kaalaman na hindi mo na kailangan pang basahin sa mga babasahin, na hindi ka nakakatiyak kung tama nga ba ang iyong pagbabasa nito. Subalit, kung wala tayong mga ulama at mga ustad sa ating mga lugar, ay mabuti rin na tayo ay nagbabasa ng mga kanilang mga nagawang mga kitab o mga libro. Alhamdulillah, sa ating generation ngayon, maraming paraan para tayo ay matuto. Umuklat ka lamang sa mga page ng mga website, ng mga Islamic website na authenticated, pero dapat ito ay sigurado na ang mga gumawa nito ay tunay na mga ulama at hindi kabilang sa mga ligaw na mga grupo. Nandiyan yung mga muhadara ng ating mga mashayikh, nandiyan yung pag-aaral sa Islamic Center, nandiyan yung pagpunta sa mga masjid, lalo-lalo na tuwing araw ng Juma, nakakarinig ka ng khutbah, sa pakikinig sa mga channel. Meron din tayong mga Islamic channel. Inshallah subhanahu wa ta'ala magkakaroon din ang Pilipinas ng Salam TV. At meron ng mensahe sa Davao na maaari nating panoorin ang kanilang mga programa. Mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Sheikh Ali Yaqub Yusuf. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.